Hello mga bossing! Welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nagnanais na maitapon lahat yung mga kamalasan na pinagdadaanan? Ako po ay may tuturo sa inyo po mga bossing na very powerful. Basta huwag nyo na ito ipagsasabi kahit kanino. Kapag ikay kinabog na aking shiner sa inyo, parang, eh teka muna, gusto ko itong gawin, ay lumarga po kayo. Pero kung kayo may alinlangan, ay ayoko, para namang hindi tunay. Yung mga ganun, parang may alinlangan ka na gawin, huwag na huwag nyong gagawin dahil hindi tatalab ko naman po yung inyong gagawin at baka kayo'y maiamutlaang sa akin at sabihin ninyo, ano ba yan, hindi naman tunay. Kaya kailangan, yung kinabahan ka, gusto nyong gawin, lumarga po kayo. O, may tuturo ako mga bossing, step by step mga bossing. Ngayon pa mga bossing, gagamit tayo ng mga allies. Ano po ba yung mga allies na yan mga bossing? Pwede mga pagkain, pwedeng tinapay, pwedeng prutas, or pagsama-samahin yung isang bagay dyan sa loob ng bahay ninyo sa kusina. Tignan ninyo, baka may tinapay, kuha ng isa. Kayo po ay meron pong prutas, may saging, kuha ng isa. Tapos kung maglagay ka po ng konting bigas, asin, tapos kung may konting alak po dyan na hindi pa nabubuksan, yan po ang ating iaalay mga bossing. Ngayon po mga bossing, mag-google ka muna ng panalangin. Halimbawa, kakapusan sa pera, kakapusan sa pagkain, lubog sa pagkakautang, napakaraming problema ang pinagdadaanan. Gawin niyo po ito. Ayun niyo po, inaalay ko ang pagkain na ito para kung ano man yung pagsubok namin pinagdadaanan sa pagkain, sa pera, ay instead na panay pagsubok, walang pera, puro pera ang darating ganun mga bossing, or kaya panay kaswertehan ang darating sa akin. Inaalay ko ito para mabago ang takbo na aming pamumuhay, kami maging magtagumpay sa buhay, at kung ano man ang mga kamalasan na dumarating sa amin ay sumama na sa alay na ito at puro swerte ang dumating sa amin. Ganun pa mga bossing. O yan, yan yung isa ha. Yan. Itabi muna natin mga bossing. Pwede rin naman po yung halimbawa, marami kayong mga problema, lubog sa pagkakautang, or kaya ang dami-dami mga problema, ang daming toxic sa buhay po ninyo, away-away po palagi, wala nang katapusan. Isulat sa isang malinis na papel ang lahat ng inyong mga hinanaing sa buhay at pagkatapos ay sunugin. O yan, isa po yan. Or kaya po, magsindi kayo ng Chinese incense or kaya sage, ipunin nyo po ang pinakaabo nito. O yan, tatlo po yan na pwede nyong ialay. Pili lang po kayo dyan mga bossing. At pagkatapos nyo pong gawin mga bossing ko, naipon na yung sage or kaya Chinese incense, yung abo, or kaya yung mga kahinanaing ninyo na nasunog nyo na, or kaya yung mga alay natin mga bossing ko ng prutas na tigisa yan mga bossing. Pagkatapos, ang gawin ninyo, maghanap po kayo sa lugar ninyo ng crossroad. Yung nagsasangang ganyan mga bossing, agay dito sa amin. Halimbawa, sasanga ng papuntang loob, papuntang highway, ayun. Mismo sa gitna, or kaya basta paikipapunta na dito sa Luban, or kaya dito sa Gawi dito, doon mismo sa papunta doon sa crossroad, bibitawan mo yun, o ihahagis nyo po yun, or biglang, halimbawa, yung abo ay nasa isang papel. Bitawan nyo lang po doon, mga bossing. Yan po, mga bossing ko, ay pag-aalay para mabilis na masolusyonan ang problema, or kaya kung mga problema ay pagkain, kakulangan ng pera, lubog sa pagkakautang, parang iniiwan nyo na doon, nililigaw ninyo yung mga negatibo na maaring nasa inyong tahanan or nasa inyo pong buong pamilya. Yan po, pagtatapon ng mga kamalasan niya. Isa po yan sa mga sikreto. Kung ayaw nyo po sa crossroad, pwede rin naman sa mga ilog. Pero pagdaan ng sasakyan, mga bossing ko, magtatabi-tabi ka muna kasi mahiwaga ang ilog, mga bossing. Kaya magpapasintabi ka, diba? Sabi nga po nila, bubusin na ka muna para magbibigay respeto ka kasi sa ilog, mahiwaga yung maraming mga iba-iba dyan na hindi natin nakikita, mga bossing. Kaya kailangan magbigay ka ng respeto, tapos magtatabi-tabi ka kapag naglagay ka mga bossing ko ng inihagis na yung alay nga po natin. Pili lang kayo sa tatlo mga bossing. Ngayon pa mga bossing ko kayo pinaniniwala kapag ginawa nyo po ito sikreto lamang. Walang kahit sino man ang makakaalam kasi wasa nakakaalam, may nakakaalam. Kumbaga may kumukontra. Halimbawa yung taong itong nakaalam hindi naniniwala. Sabi sa'yo para kang tanga, naniniwala ka sa mga ganyan. O di nakontra na. Kaya mas mainam, hayaan yung ma-amaze sila sa buhay ninyo na dumarating sa inyong buhay na sinuswerte ka na, sinuswerte yung anak ninyo, hanggang magtanong sila, uy, kumare, anong sikreto mo, yung mga ganyan. Ngayon, pwede nyo siyang sabihin, pwede rin namang hindi nyo sabihin, pero alam niyo po ba, ang pag-share ng mga ganito, lalo na kung may nalaman kang ganyan, tapos sinuwerte ka,
pag-share ng kagandahan, kabutihan sa inyong kapwa, yun din po ang balik sa inyo. Kaya ang gawin nyo na lamang, i-share nyo yung ating video. Kapag natapos nila ito, alam na nila na bawal sabihin ito. Kaya kung gagawa sila, gumawa na lang sila mga bossing. Ngayon pa mga bossing, kung kayo po ay naniniwala at nais po itong gawin, huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa mga bossing, subukan nyo po ito. Proven po ito na napakaswerte. Yun na po mga bossing. Salamat po!